dito sa ating bowl, ilagay natin ang bread flour, asukal, asin, at ang ating instant yeast. Mix lang natin. Maglalagay tayo ng 1 cup na coke. Sukatin natin. Dahan-dahan ang pagbuhos para hindi bumula. Ang coke po ay soda at makakatulong for added flavor sa tinapay at lambot nito. Etong coke po na ito ay hindi malamig. Room temperature lang dapat para mabilis mag-react ang yeast. Maglalagay din tayo ng butter. Room temperature butter po ito. Siya nga pala, para sa eksaktong sukat ng ingredients, paki-check sa description box. Mix lang natin. Gagamitin ko na po yung aking kamay para init po itong ating dough. Meron tayong extra bread flour dito. 3 tablespoons lang po ito. Huwag po kayong sosobra ng flour sa pagmasa at baka tumigas ang tinapay. Mas konting flour, mas okay. Gumamit kayo ng dough cutter para makatulong sa pagmasa ng malagkit na dough. Mapapansin nyo na sobrang lagkit ng dough, okay lang yan. Magiging okay din ang consistency niyan habang minamasa natin. After 10 minutes ng pagmasa, malagkit pa din ang dough pero nabawasan na. Hindi na katulad kanina. Tuloy-tuloy lang natin ang pagmasa. After 20 minutes, mukhang okay na itong dough. Hindi na masyadong dumidikit sa kamay ko. Mag-window paint test tayo. Hindi na napupunit. Okay na ito. Mag-wrap tayo ng cooking oil dito sa dough. Ibalik natin sa bowl. Takpan natin ng towel at hintayin nating umalsa sa loob ng isang oras. After 1 hour, umalsa na ang dough. Divide natin sa 12 pieces at bilugin. Takpan natin ulit ng towel for 15 minutes. After 15 minutes, prepare natin ang egg wash. Isang egg at 1 tablespoon na tubig.
sa preheated oven, i-bake natin at 170 degrees Celsius for 18 to 22 minutes. Lambot. Lambot po niya, no? Sarap.